pagsisita yung matapos, alin ang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Belzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung magimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nila ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat nang hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, bago po ako magsimula ng pagninilay, kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa Minor Basilica of the Black Nazarene kasama po ang ating bisitang pari mula sa parokya ni San Joseng Manggagawa sa Montalban, Rizal, kasama ang kanyang mga kapatid na deboto ng Nazareno. I-welcome po natin si Father PJ mula sa San Joseng Manggagawa, Montalban, Rizal. Palakpakan po natin ang kanilang mga kasamahan din. Sila po ay nandito para sunduin ang replika ng imahe ng Poong Nazareno papunta sa kanilang parokya.
dadalaw muli ang ating imahen sa isa na namang parokya sa Rizal. At ang napakaganda ho ng parokya nilang, yung kanilang patron, si San Jose. Although itong nalalapit na kapistahan ni San Jose sa March 20 gagawin ay ang dakilang kapistahan ni San Jose bilang asawa ni Maria. Pero yung sa kanila ay San Jose manggagawa. Huwag na tayong magtalo-talo kung sino ang mas powerful sa kanila. Iisang San Jose lang yan. Yun nga lang, ginugunita natin itong darating na Lunes ang pagiging asawa, butihing asawa ni San Jose. Yung sa parokya ni Father PJ, ang pagiging patron ng mga manggagawa ni San Jose. Alam po natin na si San Jose ay isang mabuting lalaki. Sa panahon ngayon, pag sinabi nating kalalakihan, asawa, mister, boyfriend, minsan ngayon mas madaldal pa yung lalaki kaysa sa babae. Mas chismoso pa. Kaya nga meron tayong mga, kung may marites, may parites. Ah, pare, anong latest? Yan daw yung mga lalaki naman. Pero may mga lalaki pa rin awa ng Diyos. Eh sabi nila, man of few words. Hindi madaldal. Hindi masalita. At hindi chismoso. Pero si San Jose, he is not a man of few words. He is a man of zero words. Wala siyang sinabi. Walang naisulat ni isang salita sa Ebanghelyo, sa Biblia, na sinabi ni San Jose. Sapagkat ang kanyang ugali, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang naging buhay, ay isa ng malaking halimbawa ng pagsunod sa Diyos. Hindi niya kailangan magsalita ng magsalita. Ipinakita niya sa gawa. Iningatan niya si Maria. Pinrotektahan niya si Maria. Minahal niya si Maria kasama ang kanyang anak na Jesus. Pero sa ating mga pagbasa ngayon, hindi naman po sinasabing tumahimik ka lang ng tumahimik. Iba ang pinapahayag ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Tumahimik ka kung wala kang masasabing totoo. Tumahimik ka kung wala kang masasabing maganda. Pero ano ang sinasabi ng mga pagbasa natin ngayon? Huwag kang tatahi-tahimik lang kung alam mo ang katotohanan. Huwag mong ikinukulong sa isipan mo ang katotohanan. Huwag mong ikinukulong ang kabutihan sa iyong kalooban. Kaya nga kung sa ating unang pagbasa, ang sinasabi sa atin ay kung anong iniutos ng Diyos kay Jeremias, ipahayag mo ang katotohanan. Magsalita ka. Huwag niyong itakpan ang inyong tenga sa itinuturo ng Diyos sa atin. Huwag tayo magigbingi. Kaya nga, pinarusahan ang mga tao noong panahon ni Jeremias dahil hindi sila nakinig. Sarado ang kanilang tenga. Siguro pagdating sa mga kalokohan, bukas na bukas ang tenga nila. Pero kapag sinasabihan na sila na may mali silang ginagawa, o di ba hanggang ngayon, ganyan naman tayo, namimili lang tayo ng pinapakinggan natin. Pag sinasabihan tayo, pag itinatama tayo, inggit lang yan, naninira lang yan. Pero pag naupo ka at pinag-isipan mo, mukhang totoo naman. At pag sinabi natin ngayong bingi, katambal yan ang pagiging pipi. Kaya nga, ang tawag natin, pipit bingi. Hindi ka lang makarinig, hindi ka pa makapagsalita. At kung may mga taong napakabilis magsalita ng kasamaan, nakakalungkot man, may mga tao rin namang hindi kayang magsabi ng katotohanan.
Isa kaya tayo doon? Hanggang kailan tayo magiging pipi sa pagsasabi ng tama at totoo? Kaya kung paano pinagaling ni Kristo ang lalaki sa ating ebanghelyo ngayon, ngayong Kwaresma, ito ang ipagdasal natin sa Diyos na sana bigyan niya tayo ng lakas ng loob. At hindi lang lakas ng loob, hindi pwedeng puro lakas ng loob, pero wala kang kababaan ng loob. Not just courage, but humility. Kababaan ng loob na pakinggan mo kung ano yung tamang, kung ano yung mabuting sinasabi sa iyo na kailangan mong marinig. Be humble. Listen. At humingi tayo ng lakas ng loob. Courage to tell the truth. To say what is good and what is right. Ito ang hilingin natin sa misang ito. Kababaan ng loob nang mapakinggan natin ang katotohanang magtatama sa atin at lakas ng loob na ipahayag natin ang anumang mabuti at tama na magliligtas sa kapwa natin. Huwag kang maging pipi at bingi. Makinig ka, magsalita ka.